Ang kabilang linya po si Congressman Eric Singson, 2nd District ng Ilocos Sur. Congressman, magandang umaga po. Umaga. Good morning. Good morning. Opo, opo. Good morning po. Opo. Good morning. Ipa-follow up lang ho namin kasi si Dr. Kalimag kanina, ini-interview natin, ay mula dyan sa Ilocos Sur habang ini-interview namin. Eh bigla pong nagsayaw yung video niya sa Zoom at sinasabi niyang may lindol. And after that, nawala ho yung kanyang signal. Dito naman kami biglang nakaranas din ho ng malakas na lindol. Ay malakas ho ba diyan naramdaman sa Ilocos Sur? Ay nako, napakalakas. Wow. Napakalakas. So ngayon we are trying to reach people kung anong nangyari sa mga lugar nila. Oho. Wala pa kaming tawag ngayon regarding kung ano nangyari, pero ngayon mayroong konting aftershock na nag-uumpisa kaya kami nasa labas lahat ng bahay. Oho, siyempre. Malakas talaga naramdaman nyo? Ay, nako, parang katulad nung bagyo. Parang dinuduyan ho kayo? Yung tumagal ng 30 seconds or even more. Oo, opo. So nakakaran nag-umpisa na medyo mahina pagkatapos tuloy-tuloy na yung lakas, talagang malakas na malakas. Opo. Akala ko matutumba itong bahay namin. Tapos nakaramdam na raw kayo kaagad ng aftershock? Ngayon may nararamdaman kaming konti. Aftershock. So pinalabas ko lahat ng tao dito sa bahay namin. Oho. Baka may mangyaring ano. Di maganda. Okay. So ngayon na, wala na. Aftershock na lang. Siguro aftershock. Pero alam mo na, yung aftershock convention, malakas yes, din yung opo. Aftershock. Oho. Tsaka marami yan. Ngayon we are informing the people in the coastal areas. Yun. To come, mag-move sila dito sa bayan para layuan nila yung coastal kasi baka mag-tsunami. Oo, hindi natin masasabi. Baka biglang magkaroon ng tsunami. Ano po? Opo. Sige. Magpa-follow up din ho kami sa P-Box kung anong nangyari dito. At kung ano yung lindol na yun at naramdaman. Salamat opo, sa pagtawag salamat ninyo. Salamat po. Ingat po, Congressman. Ingat. Thank you. Si okay. Congressman Eric Singson ng 2nd District ng Ilocos Sur.